Good morning, guys. Happy Wednesday. Obviously, I just finished working out. Grabe, since we came back last June 10, twice pa lang ako nag-workout and isang takbo. Although nagkasakit naman kasi ako, so that was I had an excuse, yes. Pero ngayon na lang ulit ako nakapag-exercise. I just did 17-minute beginner weight training tsaka 10-minute abs and oblique workout. Anyways, it's raining. Ayun, like what I said, it's raining. So, hindi kami kakain sa labas kasi madami pang ulam. Yung pinrito kong fish kahapon, tapos yung kumain kami kahapon, di ba, sa Papa Rich. Yung in-order ko, para siyang chicken thigh. Yung drumstick mismo na part, hindi ko pa nakain. Yung parang, yun, sa thigh part lang. And masarap yung chicken, in fairness. Pero ngayon, hindi na siya crispy. So, we'll see. Ay, nakakalimutan ko uminom ng apple cider, actually. Natatabunan kasi ngayon, clear na ulit dito. Dati kasi ang dami nakalagay dyan. Kaya nakakalimutan ko. Ngayon, clear na ulit. So, yan. Anyways. Oh, bulok na ang strawberry. Nakalimutan ko lagi sa freezer. Sana pang smoothie na lang. Anyway, so yun. Marami ko. May sinigang ko din. Kaya, siguro dinner na lang kami kain sa labas kasi it's raining. Anyways, happy Wednesday. Off si Daddy today. Okay, time to prepare. Alas lumasa na. Ito yung manukot sa gabi. Oh, look at that. Parang walang nagalaw. Ito lang yung nakain ko. Part lang na yan. Ang laki kasi niya. Tapos, yun, isang cup of rice. Huh? Eh, don't blast me. I don't blast you. You're gonna blast my camera? Yes. Oh, no, don't. No. Mga lalaking lalaki talaga sila. Anyways. So yun, tapos yung ano ko, yung steak ko nga pala, today na yung use by. So, kailangan ko na siyang lutuin today. Ayan ang ating food plus salad. So, kasi bumili ako ng salad the other day. Kahapon hindi ko nakain, baka magulok na naman. Eating time is my steak and salad again. My last of the steak. Tatlo pala yung laman ng packaging. Kala ko dalawa lang. So, for $6.95, sulit na sulit. Done with lunch. And since kanina umaga ko pa talagang gusto. Since nag-intermittent fasting ako, diba? Hindi ko magawa. Gusto kong magkape. At ito, yung kahapon nila mag-enjong na Castella cake. Kanina ko pa siya ini-imagine. Ngayon tapos na ako mag-lunch. Ngayon ko siya gagawin. Pero in fairness naman doon sa, ano, sa steak, hindi siya ganun kabigat sa chan, hindi ako umay, and everything. So, I can still eat this. Nakape. Sarap. And, as usual, nanonood na naman ako ng live na mga bago. Ha? What did Daddy say? Okay guys, mag-alas dos na. It's gonna be nap time. Parang, yan, hindi na umuulan and medyo lumalabas na si Haring Araw. So, parang bala ko pagka later ay magpunta kami sa beach. Kasi, sabi ko nga ano na eh, magpapasok ka na. Parang hindi ko pa masyado na maximize yung, well, of course, umuwi kami ng Pinas. Pero yung other, you know, maximize yung family time, bonding time. Lalo na na, ang next off ni Daddy is Sunday. So, kinabukasan may pasok na nun. So, ayoko nang magagagala. So, at least mamaya sana makapag-beach kami. Pero at the same time, makatakbo ako. Kahit 30 minutes lang. Give me 30 minutes to run. And then, the rest of the time, banding-banding kami. Anyway, I concocted another something to do with my skincare routine. I'm gonna share it with you tonight pag ginawa ko. Ito kasi sa banyo ko kailangan gawin. Pero I'm gonna share it to you. Meron akong mga bago na dagdag sa aking skincare routine. So, yeah. Good afternoon, guys. Alas 5 ko na, kakagising lang nila Zeb. And it's raining. Actually, hindi. Parang kakatapos lang umulan. Yeah. So, ay, may maandun po pala. So, the beach trip. Yes. Yung planong mag-East Coast.
erase, erase, erase. Wala na. Hindi ako nag-nap kasi ay nakatulog ako konti. Waiting for them na matulog. Tapos nung nakatulog sila finally, Netflix as usual. Meron akong pinanood na Line of Duty na series. Matagal na. Matagal ko na siyang natapos. Ngayon, nagulat ako kahapon. Nakita ko meron na siyang season 4. So, season 1, 2, 3 na napanood ko na before. Ngayon, may season 4 na siya. And I'm on episode 2. Anyways. Yeah, let's watch. I'm having the Max's Caramel Bar. Medyo matami siya, no? Okay, nakalabas na ng lungga. Dinner time na is past 7. Wala pang naliligo. Nakakatamad maligo. Kasi lamig, lamig ngayon kasi umulan, diba? 7:48 na pala. Grabe. Magsisoup-spoon kami. Kasi tinanong namin sila saan gusto kumain. Siyempre, si Zep ang laging sagot. McDonald's. Si Zach, tinanong where you want to eat. Sabi niya, I want to eat with salad, soup, bread, and I want to see the fish. So, ang tagal namin iniisip ni Daddy, ano sinasabi niya? Tapos naalala namin yung mall na yun, yung kinakainan namin ng soup spoon. Merong aquarium. Yun, parang din yung fish doon. So, yun, doon namin na-figure out na soup spoon yung sinasabi niya, salad, fish, and bread. Salad, bread, and soup. So, yeah, tumang punta. Here's our order. I have pumpkin soup. What else? Salad, aba, nag-step up yata, meron ng cherry tomato, parang dati wala. Sa kanilang corn soup. Si Daddy eh. What? Yeah, pumpkin soup. Oh. Did you eat my tomato? Zach, did you eat my tomato? Let's eat. Did you eat it? You want? You like lettuce? Can I see you eat it? Whoa! Yummy! Are you... Is lettuce healthy? Yes. Yes? What's your favorite vegetable? Yummers! Lettuce. Yummers! 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 Good job, Zach. Yummers! Mm. Hey, what Michelle? Dad, don't listen together. This is Dad. Dad, don't disturb Zach. Zach's eating, don't disturb. See? He's dipping his lettuce in the soup. Mmm, yummers. Are you sitting on Tuya? Yes. Disturb me. Dad. As usual. Ito, may kaibigan na. We're home, guys. And it's time to take a bath. Kahit na tinatamad ako. Kasi ang lamig. Pero, I wanna do my nighttime, yung bago kong nighttime routine. Anyway, first of all, di ba hindi ako nag-makeup naman talaga. So, tapos, after namin kumain, nagpunta ako sa Guardian, para siyang Watsons dito. And, nag-swatch ako no Maybelline Superstay. Yung bago ba yun? Bago pang foundation yun? Pero, nag-swatch ako ng Maybelline Superstay on this side and this side. Magkaibang color. Pero, pag didingin nyo, parang wala lang. O, ito kasi light lang naman yung lagay ko. Pero what do you think? Ano yung mas, ano, akma? This one or this one? Sabi ni Daddy, ito daw. Kasi lighter to, ito darker. Pero sa totoo lang, parang wala lang din. Kasi ang light nga lang nalit ko. Anyway, and since meron foundation yung mukha ko, it's the best time din. Although hindi siya full makeup on, I am gonna try, if you've heard about it, ang oil cleansing method. First ko itong narinig ko nabasa sa plant therapy website nung I was researching about oils, ganyan. Tapos, parang meron kasi silang blogs doon. Tapos, meron doon about oil cleansing method. Basically, cleansing your face with oils. And, maraming pwedeng gamitin jojoba oil,
safflower oil, whatever oils. Pero what I have on hand, na nag-timing din sakto sa skin type ko, which is oily. I have here a mixture of grapeseed oil and castor oil. Remember, bumili kasi ako ng castor oil. Sabi, ang grapeseed oil is best for oily skin, and then yung castor oil din. And if you have oily skin, you put more castor oil. Pero ang ginawa ko na lang, half and half. Parang ena siya, oh. Half and half, as in exact measurement, kalahati ng castor and kalahati ng grapeseed. Konti lang muna ginawa ko kasi mamaya hindi ko naman siya magustuhan ng oil. So, ang ginagawa dito ay, ito na mismo yung pinapanglinis sa mukha. And, yun. And it's supposed to help with yung skin, mas maganda daw, ganyan. For full makeup on, pwedeng-pwede daw gamitin to, pangtanggal ng mascara and everything. So, well, I don't have full makeup on, pero I have a foundation on. And then after this, maliligo ako. And of course, syempre, hindi mo nasasabunin yung mukha mo ng anything na merong chemical. So, we're trying to go natural way. So, let's see. Kasi yung castor oil is very thick kind of oil. It's very thick talaga. Although, mixture naman to ng grapeseed and castor. So, yeah. Nung nag-search ako sa YouTube ng oil cleansing method, search nyo rin. Ano, ang daming people swear by it na parang ito daw yung the best cleaning method. Especially if you have acne-prone skin. Although, parang for acne-prone, diba, isipin mo, pa ito gamit ang oil, ganun. Pero, sabi, ito daw ang best cleaning method. Ay, dapat pala may washcloth ako. Wala akong towel dito. Kasi supposedly yung towel with warm water, not hot. Tapos yun yung ipapang punas mo sa face. So, I need to get pala. Yan. And then after this, yan. Ano na lang, wash it off with a washcloth. And that's it. And then may continuation tayo mamaya sa kwarto ng aking nighttime routine or nighttime skincare routine. Yan. Fresh na tayo. So, let's go into my skincare routine. Right now, ginagamit kong toner is itong, grabe, ang bilis ng ubo. So, ganyan na lang siya. Yung Witch Hazel, diba may ginawa akong DIY toner. Sabi ko, gagamitin ko to kapag meron akong breakout or may pimple kasi meron tong tea tree oil, may frankincense, ganyan-ganyan. So, pag normal days lang naman, like today, wala naman akong mga breakout or pimple. Okay na sa akin to. So, yeah. That's what I do first. Okay, so toner is done. And sabi nyo sa napanood kong video, kung nag-oil cleansing method ka, you don't need moisturizer. Actually, may nabasa din akong blog post pa yun ni Bello. Basta sabi ni Bello, you don't really need moisturizer. I'm gonna try to find that article. Parang, no need for moisturizer. Hindi ko na maalala yung explanation. Ay, paano ko na ito gagamitin? Gustong-gusto pa naman ito. Anyways, ang nabagong nadagdag sa aking routine sa gabi ay, okay, hindi ba nga bumili ako ng castor oil. Kaya isa din yung kaya sabi ko, sige, gagawin ko yung oil cleansing method kasi sayang naman yung binili ko, di ba? So, yan. And then, di ba, we all know, yung castor oil nga daw, nakakapag, sabi, pag nag, yung castor oil nakakapag-grow ng hair, di ba? Mostly sa, ito, tsaka sa pelik mata. Ngayon, kung nag-oil cleansing method naman using castor oil, ano naman siya, hindi mo siya pure. Pero actually, nakanood ako ng video na she tried it for 1 month ng pure castor oil and wala namang naging effect. And sabi, hindi ka naman tutubuan ng buhok sa mukha. So, having said that, ang ginagawa ko ngayon, actually for a few days ko na itong nasimulan, hindi ko lang siya nagawang consistent. Pero may napanood din akong video na you don't really have to do this
every night, kahit mga 4 times a week. Naglalagay ako ng castor oil sa pilikmata at saka sa kilay. Castor oil is very, very thick. And yung napanood ko sa isang video, sabi, hindi daw effective yung nasa mascara tube. Kasi bibili na sana ako, meron sa Lazada, yung empty bottle ng mascara. Tapos para igagano ganun, hindi daw enough yun, yung parang wini-wiggle-wiggle mo lang castor oil. We have to go through the roots. Kailangan doon siya mag-penetrate. So, most effective way is with the cotton bud nga daw. And since ang hirap nung lalagyan na to, sa kapal ganyan lang siya yung pinipress. And sa kapal ng oil na to, ang hirap niyang basta mahirap. So, I decided, meron akong empty na contact lens. So, ididip ko yung cotton buds dyan. Tapos, unahin ko sa kilay. Gaganyan ako sa kilay. And then, sa pilikmata. Baka matusok yung mata ko. Pero, yan, nililift ko. Tapos, minimake sure ko na doon talaga siya sa roots para nagpe-penetrate. Wait. And then, hindi ko na siya din na double dip para hygienic naman. So, I'm gonna turn it sa kabilang side naman. And yun naman i-dip ko sa kabilang side. Kaya I make sure na medyo marami yung nailalagay ko or napipick up ko na oil sa cotton bud. Tapos, dito naman tayo sa kabila. So, tignan natin kung kakapal yung kilay ko. At ang aking pilikmata. Okay lang naman ko sa kilay kasi pwede naman drawingan, di ba? Pero yung pilikmata, mas maganda sana para kasi ba struggle ako maglagay ng false eyelashes. Marami mga before and after ng mga video sa YouTube ng mga gumagamit ng castor oil para sa pilikmata. Although, hindi daw to makikita in 1 month. You have to at least do it religiously for 3 months. So, hindi ko pa masasabi sa inyo guys ngayon or parang ilang gabi ko pa lang ito nagagawa. Siguro pang 4 na gabi pero hindi siya consecutive. So, yeah, for the record, tignan natin yung pilikmata ko. Hindi na siya. Halos wala. Okay, so we'll find out after 3 months. Ayun eh, kung hindi ako tama rin. So, naghahanap ako ng iba pang mga usage ng castor oil kasi sabi ko, ang dami niyan. And, yun. Parang gusto kong maglagay ng ng oil. Hindi ko yata matiis. Parang feeling ko, hindi siya ganun ka-moisturize. Baka konti yung nalagay ko kanina from the oil cleansing. So, maglagay tayo konti kasi gusto kong mag jade roller. Saka masarap sa mukha eh. Parang pinamasage yung mukha. Yeah. So, hindi ko masabi sa inyo kung effective to ba siya, but at least na-share ko sa inyo yung current na ginagawa ako sa aking face. So, today lang nag-start yung aking oil cleansing method, but I think I'm gonna do that lang kapag meron akong makeup. Kasi pag normal days, yung sabi kasi, kung mag-oil cleansing method ka, at hindi mo siya gagawin everyday, doon sa days na hindi ka nag-oil cleansing method, use as much as natural product as possible. Kasi kung gagamitan mo siya ng cleanser, yung may mga chemicals, yung mga may paraben, yung skin mo daw, parang ganun. So, hindi siya mag-stabilize. So, kung hindi ka gagamit ng oil for cleansing, use a more natural product. Unfortunately, yung napanood ko, yung recommend niya, hindi ko maintindihan yung brand at saka parang feeling ko wala dito. So, hindi ko alam kung ano gagamitin kong cleanser. So, meron kayong recommendation. Siguro Cetaphil, pero Cetaphil din actually pag yung sinabi ko ang app before, yung Think Dirty na app, na parang nire-rate niya how
how toxic a product is. Yung Cetaphil actually is mataas, nasa mataas na rating. So, hindi din siya ganun ka natural. Something like that. So, maghahanap ako ng maganda sa balat. But anyways, yun ang aking current skincare routines. I hope you enjoyed. I hope may natutunan kayo kahit paano. And I will see you guys tomorrow. Thursday na bukas, ano? Sana maganda yung panahon. At kung si Pagin ako, eh, gumala kami. I'm not sure kung si Pagin pa ako. But yeah, thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe to this channel and to the Zach channel. Bye, guys. Good night. See you tomorrow.